Oh baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much. Baby now. So ayan, welcome po ulit sa aking channel. Dahil kararating ko lang po galing Palengke, ayan, ako po ay mag-share sa inyo ng aking inside stories ng aking buhay. Alam niyo na yan, tayong mga vloggers, walang susunod sa tayo ng aking mga inside story, yung mga hindi nakikita sa camera. Dahil tayo naman po ay may nakakakilala na rin sa atin. So, baby, please, let me love you much. Baby, baby, don't be cold. Mag-share lang po ako ng kaunti. Dahil ngayong araw po, i-open ko po yung aking ref. Papakita ko po sa inyo ng mga aking ref. Pero bago po ang lahat, kahapon ako pala ay nagpunta sa Walmer. Kaso, hindi tayo pinayagan ni Guardia mag-dag kasi daw bawal at bawal daw mag-selfie sa loob ng wala akong nagawa ko siya at sumunod sa akin ng patakaran. So pag uwi ko, ang ginawa ko na lang po ay binidyohan ko ang akin na mga pinamili. So ayan, mamaya-maya lang ipapakita ko kung ano yung mga pinamili ko para hapon sa Walmer. At dahil ngayon po ako kararating ko lang sa Palengke. So ayan, medyo bagot-bagot pa ng konti. Ayan. Baby, please, let me love you much. At bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification para lagi po ang update sa lahat ng lalabas ng video. So ayan, at ito na po ang aking video clip para kahapon kapag aalwas ko na aking pinag-live sa Walmer. So ayan. O ayan, uumpisahan na po natin ang pag-unboxing. Unboxing ba to? O ayan, unboxing daw to. Sabi ko, dahil ako yung vlogger, ayan. May tissue ako, ayan. Tissue. Bumili ako. May 1 take 1, so 120. At, ano lang natato? 96. Dalawa. Hindi ako yung pakitas ng tiyan. Scotch Brite. Gabi na po ngayon, kaya medyo malamig na. Ayan, sabi ko. Pang kapiro. At, ito pang hugas ng kamay. So, ayan, lagyan natin dyan. At, of course, yung sabon ko. Ang sabon ko kasi is, hindi ako nag-i-stay sa isang sabon. Kada bibili ako yung iba-ibang sabon. Ayan. Para ma-experience ko naman yung ibang sabon. Ayan. Ito naman ang binili ko ngayon. At, of course, itong aking shampoo. Hindi na kumbin kasi mabisi akong magsawa at nagpapalit-palit. Hindi yan para sa akin. Hindi pala sa akin. Anak, iba pala siya po kasi nalalaga siya dito. So, ayan, ito yung binili ko. Ito lang kasi sa isang buwan, parang dalawang beses lang ako naglalaga. At washing machine po yung gamit ko dahil mabilis mag-adal yung kamay ko sa sabon. So, ayan, sa CR. And of course, yan, wala na siya. Wala na lang. Of course, ito ang aking self-mess. Bumili lang ako na siya. Ang sister na anak sa gamit ng single. At ito pa. At ito. Imagine mo na yung video ko. Hindi na maganda. Alangan mo bukas kapag yan pa. Na ano na. Oh, nabulok. So ayan. At ito po ang chicken. Lagyan natin sa labas. At andito rin yung chicken nuggets na request ng aking anak. At of course, ganyan, hot dog. Ayan. Wait lang, mag-off lang ako ng mga message. Ang ingay eh. Ayan, off ko muna. Maingay eh. So, bahala na kayo dyan. Mamaya na kayo. So, ayan. Ito na tayo sa mga ano, ayan. Hello. Choco. Merienda ng aking anak. Bumili na rin ako nito. At of course, ang aking mga anak. Dilata ko, ayan. Ito, favorite ko kasi ito. At saka ito, kung gusto kong maglagay ng sutahon, pwede yung sa cremas. At corned beef na pwedeng lagyan ng patatas. Pag ako bumibili kasi, hindi ako bumibili ng local na corned beef kasi hindi ko gusto yung lasa. Ito lang talaga yung pinakadab kong corned beef. At of course, sardinas. Gusto ko dito nilagyan ng kalamansi na may sili. So, lahat yan may mga purpose. Tsaka, ito. Matikman naman. Hindi ko alam kung ano ito. Ito na din siya, pero first time ko lang siyang binili. At saka, of course, ito.
dahil bumili ako ng Jollibee din ng aking anak. So, yung soft drinks kasi ng Jollibee, hindi na pwede. Wala nang lasa. So, binili ko siya ng ganito para ma-enjoy naman yung pagkain ng Jollibee. So, ayan. Wait lang, lagay ko na lang sa rectangle. That's of course, ang kanya midnight snack na kasi ito. Mga midnight snack niya. Wala pa yung price kasi gabi na, wala doon sa grocery. So, bukas na lang yung midnight. At saka ito, kimchi. Ayan, kimchi. Ayan. 100 ba siya? Hindi ko alam kung magkano. Ano mahal na ba siya? Ayan. At saka yung mga noodles, mga pang mabilis ang luto. Ayan. Ayan, pang mabilis. Dalawa-dalawa lang natin bilhin dito. Ayan. Sa totoo lang, kunti lang to. Kumbaga, hindi pa ito aabot ng isang buwan. Ubus na rin to. So, ayan. Ito, Japan yata yan. Gusto kong tikman. At ayan, noodles. Noodles. At ito ko. Bumili ako ng tomato paste kasi minsan may gusto akong lutuin. Mahal na siya sa tindahan. Saka, tomato sauce. Puro sachet lang yan. In case na gusto kong magluto, mayroon akong madudukot. Ayan. Mga sachet-sachet lang yan. Ayan. Mamasita, saka pampansit. Kung gusto kong magpansit. Wala pa sa plano ko. Ayan. Crispy fry para sa chicken. Of course, ang aking asukal. At of course, ang aking magsarap. Hindi ako mabubuhay na walang magic syrup sa aking lutuin. Ayan. Spicy. Titikman ko na siya. Ano this? And ketchup. Ketchup. O, oh, ayan. At saka ito. Lato po, pick. Puyo. At Nestle ng aking anak. Nalilig sa Nestle. Dalawa lang yung binili ko kasi baka naman na masubrahan. O, so, ayan. At meron pa akong second round na binili sa iba kasi nga wala sa Walter. At ito, Jollibee ng aking anak. Bumili din ako kasi hindi naman siya pwedeng lumabas. So, kainin niya ito ngayon. Kapag na kasi, gabi na. At of course, dahil ako ay tissue lover. Tissue lover kasi ako mahilig ako sa tissue. Ayan, may tissue pa ako isa. At of course, ang aking mang inasal. Labakan ako sa mang inasal. Kaya binili ko ito. Ayan. Bukas may second round to kuha ko ng pamimili kasi gabi na. At saka yung iba'y talagang sa palinki lang talaga mabibili. So, ayan. Kasi kung lahat naman sa Walter, masyado na mga abusado na ako nun. Kasi hindi ko biro ang mag-grocery sa Walter. Ayan. Bumili ako nito, 35 ang isa. Kasi yung isa kaninang tasa ko is na ano ko, anatapig ko ayun, basag. So ayan, tigil sa kami ng anak ko. At ito, pamatay ng ipis. Mumurahin lang siya. Kasi pamatay lang naman ng ipis eh. So tama na sa akin, mumurahin. Masyado siyang abusado. Of course, dahil kami ay, ang anak ko ay nag-preference fries. Dalawang buti na lang yung binili ko kasi dati ang binibili ko is yung may vegetable oil o kaya corn oil. Kaso dahil low budget nga kami ngayon, so ito na lang. Pwede na yan. Nakakapay ko din to. At of course, ito pa. Ang aking asin, ginagamit ko po ay itong asin na to. Iodized. Hindi pa ako nagamit ng rock salt. At of course, itong milk cube. Ayan. At cheese powder ng anak ko. At saka ang kanyang pang ano sa french fries. Ayan. At ayan. Tapos na po. At ito, ang last. Bumili po ako ng red ribbon na chocolate cake. Dahil natakam din yung anak ko. Mura lang naman siya, 200. Ayan. Hindi ko na binili yung mas malaki kasi mas mahal. Nasa kulang ko lang 400. So, ayan. So, ayan. Tapos na po ang aking pamimili. Pinakita ko lang sa inyo kung at ano, umpisahan po natin sa laman ng aking, ayan, itlog, ayan. Bumili ako ng itlog kasi, di ba, sa tindahan minsan, bumibili tayo, masyadong maliit para dun sa 8 pesos. So, minsan, hindi maramdaman yung itlog sa niluluto. So, ayan, bumili po ako sa palengke. Yan yung sinadya ko kanina sa palengke, ayan. At ito naman yung alam nyo na yung in-unbox ko kahapon sa, ay, inalwas ko sa akin ano. Sa akin pinamili, ayan. Yan ko siya nilagay. Ano siya para, anytime may gusto akong lutuin. Kasi favorite ko pa sa mga kandrita. Ayan, may pansitin kung gusto ko. Ayan. Ito ang laman. Aking pinamili kahapon. Ayan lang naman siya. So, ayan ang salt dito ko na rin nilagay muna. Kasi mayroon pa naman ako sa, ano, na ginagamit. So, ayan. At ito pa, ayan. Dito ko muna siya nilagay. Ayan.
At ito yung bigay ng aking kapitbahay na may birthday. So, ayan. Happy birthday, Noriel Garcia. Ayan. At hindi ko po nakain dahil takot akong tawag dito. Takot akong tumaba dahil minsan lang po ako mamayat. So, ayan, inima ko na muna dyan sa rep. Hindi na muna ako kakain ng kanin. At ayan naman po yung cake. Ayan. Ayaw din ang anak ko. Hindi kumain. So, ito din po yung mga ano, pinamili ko kahapon. Ayan. May bawas na kasi tumana lang ako. Ayan din yung mga grocery ko. Ayan. Ayan. Andyan. Dito ko nilagay para hindi mo namin magamit. Hindi siya magkaroon ng kalawang. So, ayan. Dapat alam niyo yan na dapat nilagay niyo sa rep. Kasi di ba pag nasa mall naman tayo, di ba malamig din naman yun. So, hindi siya ano. Mas okay siya pag nasa mall. Dito ko siya pinaglalagay para hindi siya makontamin ng mga ipis. Ganun. Hindi natin may iwasan may gumagapang na ipis. Malalagyan yung ating pagkain. So, mas maganda kung nasa loob ng rep siya. Wala namang kaso dyan. So, ayan. Ito din yung nest din ng anak ko. At ito din yung cake na bawasan na ng anak ko. Ayan. Binawasan na ng anak ko. So, ayan. Ayan lang po ang laman ng aking rep. Napaka-simple lang para sa isang kagaya ko na walang income. Ayan. Po-complete lang. So, ayan. Napaka-simple lang. Sarado natin siya. At ito naman pala yung loob. Ayan. May mais ako. Ito yung binili ko kanina sa palengke. Ayan. Bumili ako ng mais. Ayan. Ito pa itong mga alamang. Kasi ang gagawin ko sa alamang is gagatan ko. Gagataan ko siya. Lalagyan ko ng sealing grain. Kahit hindi ko na nilalagyan ng taba ng baboy. Basta ganun lang. Masarap siya. Malinamnam na. Bili din po ako ng kalamansi sa palengke. Ayan. Binili ko sa palengke kanina. Ha, ito lang. Nagpunta ako ng palengke, nagastos ko ay is 1.5, pero napaka liit lang yung aking pinamili. Kumbaga, paunti-unti lang. Dahil ako naman po ay bihira magluto dahil yun nga busy tayo sa YouTube. So, ang niluluto ko lang ay depende lang kung kailan ako ipahin. Dahil dadalawa naman po kami kumakain. Yung nagkamabis din, sigurado mabubulog lang siya dito sa akin. Ayan, may bit paper din yung nilagay. Binili isa. Sali nga po akong mag apritada. Saka ito, patata. Kinumpluto ko na yung pang apritada. Wala lang yung karne. Pwede naman yung chicken. At ito naman yung ano, kaisa-isang silingre na galing dun sa aking garden. Pero yung tatlo kasi nagamit ko na sa dinugan. Nagluto kasi ako ngayon ng dinugan. So, ayan. Punta tayo sa ano, sa pangalawa. So, ayan. Ayan po ang laman. So, ayan. Ito pong manok, ay binili ko yan sa Walter. Hindi pa ako nakakapag-stack ng isda kasi mahal ang isda kanina sa palengke pagpunta ko is 260 isang kilo. So, napakamahal, diba? So, kailangan talaga natin wise na discussion. Dami yung purchase price ng anak ko. Hindi pa yata nababawasan. At ito pala, mga ka-YouTuber, para alam nyo at sa mga mahihilig dyan sa paghahalaman. Dahil, shoutout po dyan kay Mian Scoracha. Ayan, Sisi. I-share ko na yung iyong tips sa akin kung paano tatagal ang buhay ng sili. Ito po yung pinuti ko doon sa garden ko. So, alam ko naman, pag ito pinuti ko, nilagay ko sa rest, mabilis siyang mabubulok or matutuyo. So, sabi sa akin ni Mian Scoracha, ilagay ko daw siya sa freezer para tumagal ang buhay. Para pagka fresh pa rin siya. Tama nga naman siya. Ayan, kulay. Puro bato. Batong-bato. Sarap. Pag kinukas mo sa ulo, bukol ang hahampasin mo ng siling ito. So, ayan, may trivia tayo. Mayroon tayong buktong. Ano pa yung matigas na bagay na pag ibinato sa ulo mo, bukol ka. Ayan, siling na galing sa freezer. Ayan. So, ayan po, sa mga ang tawag doon, sili lover dyan, ayan, para magtagal ang inyong sili, lagay niyo sa loob ng rep. So, ayan, tips yan sa akin ni Mian Scoracha. So, ayan, shoutout po sa iyo at na-share mo yung kaalaman mo tungkol sa sili. At marami pa po akong sili at sa mga susunod pa pong araw, ako po ay, ang pamumutuin ko naman sili ay ang siling labuyo, yung pang lumi. So, ipapakita ko rin po sa inyo yan at yan din po yung sa preserve. So, ayan, tapos na po ang ating pag-a-unbox. Ay, ang ating... Papapakita ko na laman ng aking rep. Sana ay... Kaya hindi ka gusto ng mga laman. Kasi...
ano lang yun, ang mga basic needs lang namin araw-araw. So, yun. Mga yakay na ako na lahat. Ayan. See you my next vlog po ulit.